Hey everyone, it's Emigrace from Graceful Homeschooling. So yung Graceful Homeschooling is a place where I put all about homeschooling, such as mga learning materials, learning resources, educational toys, educational materials, toys haul, toys reviews, and sometimes giveaways on some of the amazing toys or amazing na learning materials na matatagpuan natin. And sometimes din nagpapakita ko dito ng mga day in the life of a homeschooling mom. So now I'm so excited na i-share to sa inyo because this is the second part of our mini-series na how to teach a 2-year-old or paano nga ba turuan yung mga 2-year-old na mga bata. And last time, ay nag-share ako sa inyo ng developmental milestones ng isang 2-year-old na bata. So ano nga ba yung mga ginagawa na dapat ng mga bata at the age of 2. So if you haven't seen that video yet, ililink ko na lang yun down in the description box or dito sa card. So today, excited nga ako dahil I'll be sharing with you our toddler's learning binder. So last time, I shared ko nga sa inyo yung developmental milestones ng isang 2-year-old na bata. And I've mentioned also 5 areas na kailangan natin i-look for bilang mga magulang sa ating mga 2-year-old na mga anak. And ito yung fine motor, gross motor, cognitive skills, social skills, and language skills. So ito yung mga kailangan natin pinabantayan or tinitingnan sa ating mga 2-year-old na mga anak. So for a toddler's learning binder, bago ko i-explain ko ano yung nasa loob nito, pag learning binder, simply binder lang yon. So pwede kayong bumili ng mga binders na 2-ring binder siya or 3-ring binders, whatever is available sa inyong mga bahay or kaya kung ano yung available na pwede nyong bilhin sa mga school supplies. So yun yung bilihin nyo. And then itong toddler's learning binder ay collection siya, or yung mga learning binders ay collection siya ng mga activities na age appropriate sa mga bata. So pwede din kayong gumawa ng mga learning binders, like for example nasa kindergarten yung mga anak nyo, so pwede din yun, or kaya nasa or elementary students yung mga anak nyo, pwede din kayong gumawa. By the way, I've made 2 videos about yung learning binders ng mga anak ko na nasa preschooler and elementary, so I'm gonna put the links of those videos down in the description box as well. For our learning binder, kinategorize ko siya into 4, tapos yung 4 na to ay naka-anchor siya dun sa 5 areas na minention ko kanina. So itong 4 categories na to ay fine motor activities, cognitive activities, language activities, and practical skills activities. So yung practical skills, pwede na din dito natin i-incorporate yung social skills na activities. Pero yung gross motor activities lang ay hindi ko na siya sinama dito sa binder because hindi siya appropriate for a binder system. Dahil nagre-require yung gross motor ng big movements, tapos kailangan talaga nagmo-move yung mga bata at napapractice yung kanilang mga muscles or nade-develop yung kanilang mga muscles. So for binder system, hindi siya applicable. So yan! So here's our learning binder. I'm so excited to show this to you. Here's our toddler's learning binder, and ito yung pinaka-cover page. And then nag-print lang ako ng something na medyo parang si Zion, parang ganun. Anyway, ito yun. Tapos nilagay ko lang din yung name niya para alam lang namin na this binder ay specifically for Zion, because meron din kaming learning binder for Yosh and for Zoe. So, ito yun. Tapos meron siyang name dito. So, yan. Ito yung kay Zion. So, lalagay ko muna dyan. And then, ito naman ay isang box siya ng lahat ng mga kailangan na namin for learning binder. So for example, itong mga cards na to, so kailangan namin to sa binder na to. And then meron din ako dito itong mga animals na nasa popsicle sticks. Ito gagamitin din namin to, and usually itong mga to yon, ito yung mga gagamitin for the learning binder, which is yun yung papakita ko sa inyo mamaya. And ito, napakita ko na to sa inyo, itong dalawang brushes na to, and ito din ay gagamitin namin for the activity here sa binder. So yan. And then meron din ako ditong mga books. So, importante din that with the language skills kasi, mas importante talaga na nagbabasa ka ng books sa mga anak mo, dahil dun talaga napapractice yung kanilang language development sa pagbabasa ng books. So, napafamiliarize sila with the words na sinasabi natin. Kaya, sobrang mabilis lang din yung development nila when it comes to language skills kung palagi tayong nagre-read aloud at kung palagi tayong nagbabasa sa kanila. Okay, so pagdating
pagdating sa learning binder ni Sion, eto na yung mga activities na kinulate ko, tapos nilagay ko dito sa kanyang learning binder. So, isa-isahin lang natin siya, pero mag-start tayo with the fine motor activities. So, yung mga fine motor activities, ito yung ilan lang naman din yung mga ginawa ko dito. So, ito yung dot stickers to na activity. So, I have here itong dot sticker. Kung matatandaan nyo, pinakita ko na ito doon sa sticker activities natin. So, tinanggal ko na lang yung pinaka-paper niya para itong dots na lang yung matitira para mas madali nang tanggalin ni Sion. So, basic lang to, gagawin lang niya ay kunin niya yung dot sticker tapos ilalagay lang niya dito sa dog yung mga dots na to. And then, I've shown you this one sa sticker activity. So, gagawin namin ni Sion din to dito sa kanyang learning binder. And gagamitin din namin itong makukulay or colorful na stickers na pinakita ko na din to sa inyo last time. So, for our activity, hindi pa muna yung mga colors kasi hindi pa siya masyadong familiar with all the colors. So, ang gagawin lang namin ay lalagyan lang talaga yung mga cars ng mga wheels gamit itong mga dot stickers. So, yan. And then, I have here itong fingerprint na bug jar. So, ang gagawin lang namin dito ay kuha lang ako ng ink pad or fingerprint na ink. Tapos, yun yung gagamitin namin na para mag-come up with bugs. So, pwedeng ganun ang gagawin. Another activity na pwedeng gawin dito ay kung matatandaan nyo yung aming tinker box nila Zoe. Well, di ko sure kung nandito pa yung mga bugs na nilagay ko dito. So, meron pa namang natira. So, eto siya. So, pwedeng ito yung gagamitin namin. Yan. And then, ito yung ilalagay nila dito. So, maglalagay lang. Ganyan-ganyan lang siya para hindi naman masyadong mahirap na activity para sa kanila. Tapos, ang maganda lang dito din ay napipinch talaga nung mga bata yung bugs para ilagay sa jar. So, yan yung pwedeng possible na isa pang activity for this. And another one ay ito. So, pwedeng ito. Pwedeng ito din yung gamitin natin. Yung mga maliliit na bugs na to or ladybugs. Or pwede din tayong gumamit ng mga colorful stones na kagaya nito. So, yan. Ito din. Nandito din yun sa tinker box. Or pwede din yung mga flowers na kagaya nito. Pinakita ko din dito sa tinker box. So, lahat lang din ng pwedeng gamitin from the tinker box, pwede din namin gamitin ni Sion dito sa kanyang learning binder. So, ito yun. And then, another activity na pwedeng gawin for the fine motor activities ay itong mga to. Yan, this one ay isang parking lot. And then, that's why meron ako ditong mga cars kasi ito yung gagamitin namin. So, ito yung mga kotse-kotsihan na mga toys ni Sion na pwede namin gamitin. So, ito, dalawang klase yung parking lot dito. Ito ay yung nakaganito yung kanyang parking. So, pwedeng ganyan. And then, for mas mahirap or mas challenging na task, itong part na to or itong side na to yung gagamitin kasi ito yung medyo vertical. So, mapapractice din dito yung kanilang visual perception dahil kailangan nilang ipark yung mga kotse ng pa-diagonal. So, visual perception din yung madedevelop plus yung kanilang eye and hand coordination kasi kailangan nilang ilagay ito dito sa parking ng talagang dahan-dahan para mapark nila ng maayos yung mga kotse. So, yan. Ito yung parking lot na activity. And then, ito naman, isa nito ay left to right. Parang gano'n, from left to right. So, ang gagawin lang ni Sion ay pwede kang kumuha ng nitong bag na to. Or kaya anything. Basta pwedeng magamit for the this activity. So, ang gagawin lang ay yung mga animals na nandito sa gilid ay kailangan nilang pumunta dito sa part na to. So, ang gagawin nila ay ilalagay nilang dito nila yung mga items na nandito. Pero, ang maganda din dito ay mapapractice yung kanilang visual perception plus yung kanilang fine motor skills in preparation for handwriting. So, pwede din gawin dito sa activity na to ay kung wala kayo ng whiteboard marker, gagawin lang nila ay ilalagyan lang ng line. Pero of course, we don't expect yung 2 years old na magiging perfect na itong activity na to
kasi hindi pa naman sila marunong din talagang humawak ng mga writing materials. Pero at least yung mahawakan lang nila yung, like for example, itong whiteboard marker, okay na practice na yon for handwriting. So yan, so yun lang gagawin nila. And then itong activity, ganun din siya, the same. Pero this one ay medyo engaging to sa mga bata kasi pwede kumuha ulit kayo ng car and then ita-trace lang yung mga lines dito. So ito ay medyo challenging kasi meron siyang pa-curve. And then this one naman ay zigzag. So napapractice din yung hand and eye coordination plus yung visual perception plus yung fine motor skills because kailangan ng batang hawakan yung kotse with a grip or yung pinch nila and then dadalhin yung car dito sa flag. Tapos medyo challenging kasi may mga curves and pwede din naman na zigzag. And this one naman, this activity, ay ito na talaga, medyo ito yung favorite din ng mga bata dahil nakita nila yung actual na parang road lane. So, pwedeng ganyan. And then, maglalaro lang yung mga bata. So, hayaan nyo lang silang maglaro with this worksheet kasi mas lalong ma-engage sila sa lesson. Plus, at the same time, natututo talaga sila. Okay, another activity is this one. This one is my favorite nung bata ako. Gustong-gusto ko talaga to. So, alam nyo yung pag-birthday party, no? Yung nagpipin ng tail or kaya nagpipin ng ilong, yung mga ganun. Tapos, ito, ang gagawin lang nila. So, I have here itong isa na to. And then, ang gagawin lang ay ilalagay lang nila dito sa nakalagay naman dito yung letter X. So, yung tail ng donkey. So, pwedeng ganyan. And then, another one, well, nawawala lang yung ilong ng clown. Pero ang pwedeng gawin dito ay ilalagay yung ilong ng clown dito. So, yan. So, pwedeng ganyan or pwedeng nilang designan din talaga yung ilong ng clown. So, yan. Pwedeng ito yung gawin. Tapos, ito, fine motor activities to and sobrang galing lang nito dahil mapapractice talaga yung kanilang fine motor skills. When it comes to cognitive activities naman, pagdating kasi sa cognitive skills, kailangan at least meron lang silang alam na 3 colors and 3 shapes. So, nabanggit ko din yun last video ko. So, ito yung pre-need ko kasi medyo engaging talaga siya dahil may mga expressions yung mga shapes na to. And then, here, ito ay isang red circle. So, pwedeng ganun. This one is a red circle. So, what shape is this? It's circle. What color is this? So, pwede mong itanong lang at engage mo talaga yung bata with your lesson. Pero, hindi naman nila kailangang matutunan lahat ng mga shapes, lahat ng mga colors muna. Pero at least meron lang silang basic na alam or tatlong colors and tatlong shapes. So ito, pwede rin. This one is a blue square. So what shape is this? Square. What color is the square? It's blue. So pwedeng ganun. Make your conversation talaga fun and exciting para sa mga 2 years old kasi sobrang ikli lang ng kanilang attention span and hindi talaga nila, kumbaga parang hindi nila talaga mabibigyan ng attention lahat ng mga worksheets na nandito. Now, pagdating sa mga numbers, well, hindi ko pa naman masyadong tinuturo din itong mga numbers because medyo early pa yon for Sion para matutunan niya. Pero just for, kung meron kayong mga preschoolers or kindergartens, ito, I would suggest talaga yung ganitong mga klaseng numbers na meron siyang points na ganito para at least mapo-point nila talaga na this is number 1 and yung point nila ay 1 lang. Tapos when it comes to number 2, so 1 and then 2. So po-point nila, so parang it's a touch point system. So 1, 2, 3. Pwedeng ganoon and then 1, 2, 3, 4 hanggang ito ay maka number 10. Pero again, a touch point system. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10. So pagdating sa practical skills or social skills, ito yung hinanap ko. Naganap talaga ako ng Cocomelon na characters kasi mahilig siya sa Cocomelon para mas engaging para sa kanya. So ito yon. And then, ang gagawin dito ay yung practical skill na magbabrush ng teeth kasi syempre, importante na yung mga bata ay marunong silang magbrush ng teeth. So ang gagawin ko lang, so meron ako ditong markers and then lalagyan ko lang ng mga color black
yung kanyang mga ngipin. And then I would ask Sion to brush his teeth. So gamitin namin itong brush na to, and then magbabrush lang siya na ganyan. Brush, brush, brush your teeth hanggang maging malinis na yung kanyang teeth. So importante na matutunan ng bata yung skill ng pagbabrush ng teeth, and especially yung pag-take care ng kanyang sarili. So that's number one. And then yung second na worksheet ay ito. So itong baby, so syempre sometimes yung baby makumain sila, so nadudumihan yung kanilang face. So ang gagawin ko lang ay maglalagay lang ako ng dumi sa kanyang face, dyan, and then pwede din sa ngipin. And then gagamitin naman namin itong brush na to. So there, and then ang gagawin lang ay i-brush lang at lilinisan lang yung baby. So it's a practical skill na kailangan ma-master din ng mga bata at matutunan talaga nila so they could take care of themselves kahit na sila lang. So yan, lilinisan lang niya yung baby. Now kung wala kayong ganitong makitang brush, pwede din naman na cloth or wipes ang gamitin nyo. So, yan. So, that's for the practical skills. When it comes to language skills, ang ginawa ko dito ay pinartneran ko lang ng mga books na kagaya nito. So, itong mga to, well, hindi naman lahat ng mga to ay kasama dito sa learning binder. Pero at least yung ilan sa mga books na nandito ay sinama ko siya sa learning binder. For example, this one, itong worksheet na to, ang gagamitin ko dito ay itong book na Elmer's Friend. So, ang gagawin ko lang dito ay babasahin ko lang itong book. So, like for example, this one. So, hello Elmer, you are the brightest of all the elephants. Are you going to see your friends? And then, hello zebra. So, hanapin lang ni Zion yung zebra. And then, ilalagay niya lang dito sa worksheet na to. So, hello zebra, you're the stripiest. So, hello giraffe. And then, hanapin lang ni Zion yung giraffe. And ipa-place niya lang dito sa forest. So, hello giraffe, no one is taller than you. Hanggang matapos lang yung book na basahin, and then ma-place lang lahat ng mga animals na binanggit dito sa book, dito sa ating worksheet. Okay, so when it comes to this farm, so pwede kayong kumanta ng Old MacDonald Had a Farm. So, yan, pwedeng, para mas engaging sa mga bata. Tapos meron ako dito ang mga animals na cutouts. Tapos nilaminate ko lang din sila para mas tumagal siya. Kasi pag mga bata, pag mga 2 years old, ang bilis lang masira ng mga materials. So, yan, so pwedeng kumanta, Old MacDonald Had a Farm, E-I-E-I-O, and on that farm, he had the pig. Oh, where's the pig? And then, ilalagay lang yung pig doon sa barn. So, E-I-E-I-O with a oink oink here. Tapos, pwede niya nang ikapi ng ikapi. Oh, what's the sound of the pig? So, pwedeng i-imitate na, na din talaga niya yung sound ng pig. And then, Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm, he had a cow. So, where's the cow? Tapos, ilalagay niya lang dito sa worksheet, and then, ikakopy lang din niya yung sound ng cow. Sobrang fun ito para sa mga 2 years old because gusto nila yung mga ganong klaseng activities. So, there. And then, here, I have here itong worksheet na to. This one naman ay pwede kayong kumanta ng nursery rhyme. So, I have here itong dalawang stars, and pwedeng gawin mo muna talaga ipakita mo muna sa kanila kung paano gawin, kasi sometimes yung mga 2 years old, kailangan mo lang ipakita sa kanila kung paano siya gawin, tapos sa kanila ikakopy. I have another worksheet naman na Wheels on the Bus, and then meron ako ditong mga nasa popsicle sticks din na kagaya nito. So, like for example, the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all through the town. So, that's our learning binder, and I hope na nakatulong ito sa inyo at naka-encourage sa inyo to come up then with a learning binder, kasi malaking tulong talaga to na ma-engage talaga yung mga anak natin na matuto din, and at the same time ma-assess natin yung kanilang development. So, thank you so much, and I hope that I'll see you again on the third part of the mini-series, and please make sure that you're subscribed and turn on nyo na din yung mga notification bell nyo for more videos like this. Please don't forget to give this video a big thumbs up as well. So thank you so much, and I will see you around. Bye everyone!